One, two, three. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See my confidence is shaking in my... Morning, guys! So, nakapalengke outfit tayo ngayon kasi pupunta tayo sa grocery and wala lang. Kapag may nabili ako, patuloy lang. So, go! Andoon sa building na yun. Ayun sa building na yun. Kami. So, dito yung paligid namin. Yan! Agad na tayo. Papunta sa Lidl. Alam niyo ba, ang dami kong binibigyo ngayon kanina, guys. Kaso, chinek ko na sa gallery, hindi pala siya nagre-record. So, sabi ko, parang tanga. Kaya salita ako, ibang dami ko sinasabi. Tapos, hindi pala nagre-record. So, naglalakad na ako. Maulan siya ngayon, buti na lang mayroon tayong dalang payong. So, medyo malapit na tayo sa grocery. Malapit na tayo. Sandito na tayo sa Lidl. Papasok na tayo. Hindi ko sure kung pwedeng mag-video sa loob. So first, mag-sanitize muna tayo. Kunti ang tao ngayon. Nabas. So, meron tayo mga pakwan dito, oh. Mga pakwan. Kasi mga fruits. Ito nakasale na lang siya. Per half kilo. Ano na lang siya. 89 cents. Ay, ditong lettuce. Ditong lettuce. Preserve. Mga salads. Mga pastas. Ready to, ano na, ready to cook na siya. Ayun, mga pizza. Pizza. Kasi ito yung favorite ko ngayon, yung caracola. Corn grape siya. Ito yung mga fruits. Nakahanap ako ng mangga, ng hilaw. Ito, manggang hilaw. Meron din silang papaya. $3.99. Ito, green papaya. So, mangga nila. One pack, 155 euro. Ito ba tayo ng isang pack? 155. Hindi ko lang pwede yung magpapak. Mga carrots, mga vegetables, mga kalabasa, cauliflower, tsaka yung talong nila. Tingnan yung talong nila. Maliit pa yan. Merong mga malalaki. Pupuha din pala tayo ng kape. Masarap din tong kape na to. Yung balirom. Classic. Tsaka mura lang. So, titignan natin yung expiry. Yan, 2024 pa. So, kailangan natin kumuha ng siguro ano. Meron na akong apat doon. Kuha muna tayo ng top.
tatlo para sa box. Sa susunod na lang ulit. Ano mabig? Sa headphone. Ito gusto kong kumuha nito. Ang per kilo niya is 3. So, ang para makamura ka dito, kailangan tignan yung price per kilo. So, halimbawa nito, itong Choco Crema, ang per kilo niya is 3.23. Ito ang per kilo niya is 3.82. And pag i-compare natin siya sa Nutella, ang per kilo niya is 6.39. So, ibig sabihin, mas mahal ang Nutella. So, it's either Nusila or Choco Crema. Ito yung Choco Crema. Choco Crema. Nusila. Yung kukunin natin per box. Kasi yung Nutella, ano naman siya eh, made of avellana. Ganun din yung Nusila. So, lahat sila made of avellana. So, magkakalasa lang din sila. Okay. Mas mahal lang talaga yung brand ng Nutella. So, sa next na lang. Dito tayo sa mga wine. So, last time nakabili na ako ng isang box ng wine kasi naka-sale siya. Red wine. Parang ito yung nabili ko. Ito yung nabili ko dati. Isang box is, 8 euro. Check natin ngayon ang pasta. If ever, naka-sale na siya. Yung spaghetti. Spaghetti. Ayun, yung spaghetti. 71. Maganda kasi yung pasta ng Lidl. Kapag naluto, hindi siya nabibreak. Hindi siya napuputol. So, gusto ko magpadala nito. Para kila na. So, kuha tayo ng 2 kilo muna. So, nakinuha ko na lang yung cart ko. Ayan, 2 kilo. Kukuha na din pala tayo ng tiburon. Ito for macaroni salad or for sopas. So, kuha tayo ng 2 din. Ang expiry niya is 2023. Okay. Ito ng mga spices. Yung sana garlic powder. Kaso naubos. Ubus siya yun. Meron lang daw yung sibuya. Then, ito, pwede atang pang-grind siya. Yung pang-grind, tama ba yung term ko? Tsaka curry. So, konti na lang meron dito eh. So, sabi kasi ni mama, mahirap hanapin yung garlic powder sa Pilipinas. So, ito sana, kasi magdadry lang si mama ng garlic, tapos ito na, gagamitin yung pang powder. Pero try kong maghanap muna sa ibang grocery. So, dito iba-ibang mga spices. Meron ditong ginger powder, canela, pimenton. Yan. Pero try ko sa iba. Ito yung sinasabi ko na nakabili na ako ng isang box ng red wine. Itong tempranillo na to. So, mayroon siyang 6 pala ang laman. 6 na bote. Tapos, 8 euro ang 6. Mayroon ditong bago. Ito. Hindi ko alam kung same price sila. Pero, hindi muna ako bibili kasi baka okay na yun. Madami na yun. Ako na dito nakita, guys, na guess what? Kandila siya. Napakalaki. Yan o. Para nasa paso siya. Na mababa. Tapos may iba-iba yatang scent. May lavender. Mayroon ito. Orange naman siya. Siguro orange flavor scent.
kailangan. Hi! Yung mga chocolates. Chocolates. Yung favorite ng boss ko, yung chocolate. Yung Valor. Inspire me. Kasi minsan ang Lidl, malapit ng... pag nagsisale sila, yung mga item na malapit na mag-expire. Mag-expire siya 2 months after, ganun. Ang expire ito. So, siguro huli ko na lang bibili ito. Ito yung masarap ito. Yung may nuts sa loob. 2022 pa naman siya mag-expire. Yung may dark chocolate dito. Twix, Kinder, Kit Kat. Ah, ito oh. Ang bawa nito, naka-sale siya. Kami $79.55 na lang. I-check, try natin i-check yung expiry. So, yan. Yung sinasabi ko, mag-expire siya ng August 3. So, August mag-expire. So, hindi natin na pwedeng bilhin kasi hindi pa nakakarating ng Pilipinas. Expired na. Yun lang yun kasi. Siguro ilalagay ko na lang sa maliit. Ay, ito, milk chocolate. Wala siyang almonds. Plain lang siya. Like this one. Expire niya 2022, so hindi mo na siya isa-sale. Ganun. So guys, hanggang doon na lang yung aking video for today. And magbabayad na lang ako sa cashier. And then, uuwi na ako sa piso. So, medyo mahaba-haba ang pila. Kaya simulan na natin makipila ngayon. So guys, sana nagustuhan niyo yung video na ito. And I'll try to... grocery, to have grocery rate again sa ibang store naman. So, that's it for today. See you guys. Bye! Guys, tignan nyo yung pila. Oh. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Grabe. Linggo kasi. So, nandito tayo sa pinakahuli, pinakadulo. Grabe ang pila.